Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I'm Isha, and for today's video, I'll be sharing with you my favorite products or makeup products or beauty products for the month of January. I don't have a lot of favorites for the month kasi hindi naman ako usually lumalabas at nagbe-makeup, pero ito yung mga napusuan ko talaga. Pero meron muna akong dalawang favorites na skincare. Unang-una is this one. This is the Human Nature Gentle Cleansing Oil Makeup Remover. So, ito nakakatanggal talaga siya, pati waterproof. Pero nahirapan ako tanggalin yung isang makeup product na sasabihin ko rin mamaya. But this one, kakaiba siya kasi hindi mo siya kailangan ilagay sa cotton pad. Sa kamay mo lang, i-rub mo siya. Tapos i-rub mo rin siya on top of your face para matanggal yung makeup. And then wipe it out with tissue or wet tissue. And this one, sobrang mura lang ito. Wala pa ata ito. 200 or mga 250. Mga ganun yung price niya. And this is in 95 ml. And available na rin siya sa mga supermarket and beauty bar. Pwede rin siya online or sa mga dealers ng Human Nature. Skincare favorite number 2 is this one. This is a body lotion from Black Cold. Ito yung mga sa mall na nag-aabot ang sabon, gusto mag-try yung origami ata siya. Ito, binigay ito sa akin ng mom ko kasi humingi ako sa kanya ng lotion. So, this is the Black Pearl 24K Gold Divine Body whatever lotion. Ito, ginagamit ito sa legs ko. And, ayan siya, marami pa siya. Sobrang bango niya. As in, muna ka lang magpabango pag ito yung ginagamit mong lotion. Yung buong kwarto ko nangangamoy ito pag nag-a-apply ako ito sa aking legs and sa aking arms. So, pag pumapasok si mami dito sa kwarto or pag nasa kotse ako tapos pumapasok na, sabi niya, bango talaga ng lotion mo. So, ito, hindi rin siya ganun kalagkit. Dami ko pa. And it comes with a mini spatula para mas hygienic. Napapasmooth din niya talaga yung aking skin. So, wala akong problema doon. Mahal din siya, sabi ng mami ko. Pero hindi ko talaga alam kung magkano. Pero dapat lang, di ba, effective siya kung mahal talaga siya. Next are makeups na. So, my first favorite makeup is this one. Napakita ko na ata to. Hindi ko alam kung sa favorite or hindi ko talaga alam. But this is the Essence Kajal Pencil in the shade of Teddy. Ito yung ginagamit ko sa waterline ko. Upper and lower waterline. Kasi hindi siya sobrang brown, hindi siya sobrang black. It's a monochromatic na brown na pwedeng for everyday. Hindi siya yung shocking na liner. Kaya gusto ko siya. Tumatagal din siya all throughout the day. Sinasmudge ko siya sa lower lashes para medyo magkakulay. Pero hindi siya yung nagsusmudge na parang umiiyak na ako sa gabi. Favorite number 2 sa makeup is an eyeshadow palette, which is this one from Makeup World. This is their nude eyeshadow palette. Pero, actually, dalawang shade lang yung ginagamit ko dito. Which are these two. Ayan, yung dalawang yan. Yung peachy, yan, winawash ko lang yan all over my eyelids. Then, I'm good for the day. Yun lang yung eyeshadow ko para lang maset yung aking eyelids. At hindi siya yung mukhang patay na kulay. At wala, para magmukha lang buhay talaga yung mata ko. Itong dalawa yung nilalagay ko on my eyelids. Wala kasi akong ibang palette na may gandong kulay at ito talaga yung perfect shade na gusto ko for my eyelids. Parang peachy lang, ganyan. Kaya nasa favorite ko siya at murang-mura lang din tong palette na to. Next on my list is a highlighter. Ayan, kung nakikita niyo yung highlight ko ngayon. Ay dahil dito sa Pink Sugar na Sin City na highlighter, napakita ko to sa aking haul. Ayan, mukha siyang puti pero on my cheeks, mukha siyang gold. Ang ganda talaga niya. And laging kinukomplement yung highlight ko pag ito yung ginagamit ko. So, hindi ko pinagsisihan. Binili ko talaga siya kahit hindi siya nakasale. Next up is a foundation. And ito, Eliana Loose Mineral Foundation. I'm in the shade of Caramel. This one, hindi ko siya ginagamit all throughout my face. Ginagamit ko lang siya basically to set my under eye area. If you watch my previous video kung paano ko tapan yung super dark under eye area ko, may kita niyo kung paano ko ito ginagamit. Parang baking ng konti, pero hindi masyado. Siniset ko lang talaga para yellowish at hindi white or lighter yung pinagsiset ko. Sa under eye area ko, perfect siya for that. Also, minsan ginagamit ko rin ito to set
my face pag hindi ako nag-a-apply ng foundation, kung meron akong concealer dito. Magbabrush na rin ako to throughout my face at hindi talaga ako nag-oil up with this foundation. Very matte yung aking face but still, it looks healthy. Last favorite for the month of January is a lipstick, and if you watch my recent review video, alam niyo na siguro kung ano to. And it is the Maybelline Superstay Matte Pink Liquid Lipstick. This is in a shade of Voyager. Ito yung favorite ko. Sa meron ako ngayon, and I'm meaning to buy more shades. Yung nude siguro. This one, ito, kung nakita niyo na nga sa review ko, nakatulong na ako at lahat-lahat. Kumain na ako ng mamantikang pagkain. Hindi pa rin siya matanggalin. Even after my review video, tinry ko siya tanggalin. This one, kasi sinasabi ko kanina, ayaw niya talaga matanggal. So, hands down ako sa longevity nitong product na to. Wala, ito talaga yung pinakatumagal na liquid lipstick sa akin. And that's about it sa favorites ko for the month of January. I hope you find this video entertaining or helpful in a way. And if you did, hit the thumbs up button and do not forget to comment down below your favorites then for the month of January para matry ko din sila. And do not forget to subscribe to my channel if you haven't already. And while you're there, click the notification bell para ma-notify kayo whenever I upload videos. And I'll see you in the next one. Bye! Pretty girl.